So you might be wondering, where the hell are we? Quirino Avenue, corner Santo Sepulcro. And today we are visiting the guys over at OC Racing. This shop is pretty easy to go to. Quirino Avenue. Do that push. Magandang hapon, everybody. Hi. Hello there, Zandro. Kamusta? Hi, Zach. Maraming salamat sa pag-imbita. Just a quick background, hindi ko pa ata ito nakuwento sa'yo. Isa sa mga nauna kong nabiling accessories na motor, nung medyo bumalik ako sa pag-umotor back in 2008, ay doon malapit sa Inquirer, doon sa may Pasong Tama Extension. Naalala ko, may mga ibang helmet din kayo, mga iba-ibang brand. You've been around for quite some time. So, natutuwa lang ako, kasi parang may time na wala sa Manila. Sabi ko, asan yung Aussie Racing? In fact, inaarap ko yun. I went back there, wala siya. And then, we talked to each other last year, nandito ka na pala ulit. So, tell me, ano yung journey mo? 1998 pa kayo. Obviously, your passion for apparel and accessories, it's there. Umabot ka na ng 28, nawala ka saglit, tapos nandito ka na ulit. Kasi nung nag-start tayo, we back 1998, tapos nagkaroon kami ng shop dito sa Don Cino Roses. Nag-open kami noon, 2005 hanggang 2010, gano'n. Kasi nung time na yon, kalakasan din ng mga Underbone, yun yung unang lumabas, Underbone, tsaka yung scooter na galing Japan. Ang mga item namin kasi noon dati, Zax, ano lang, yung mga seat cover ng motor. So doon talaga kami nag-uumpisa. And then, 2010, nag-close kami. Kasi yun nga ang problema, yung products namin na inasahan lang namin, nagkaroon ng fake nung time na yon. So talagang down kami nung time na yon, talagang hirapan kami kasi yun lang source of income namin. Kaya nung time na yon, humina na yung seat cover, yung printed. Nag-decide na rin ako na i-concentrate natin yung apparel. Before that, nag-start na kami pero hindi flashy pa yung color ng mga design at saka yung mga produkto hindi pa masyadong maganda kasi nga hindi pa natutukan. So nung time na yon, 2010, yun na, nag-umpisa na kami. Pero nawala kami sa Metro Manila, may shop pa rin kami sa Cebu. Nagkaroon kami ng tatlong shop din sa Cebu to sustain na mag-survive for how many years hanggang bumalik ulit kami sa Manila. So ito na yan. Ito na yan. Tapos OZ stands for Original Zandro. Yes. Diba? Original Gangster. Oh. And that's you. Congratulations and nakakatawa that you're back. Hindi biro rin yung sinimulan mo. Again, 1998, you have heritage, you have the know-how. I'm seeing really, really nice designs. Of course, yung Moto Changge, iba sa mga ito nakita na natin. Pero today in Makina Stuff, what are we gonna talk about? It's that adventure jacket right there, right? Yes. Itong adventure jacket kasi last year, kasi nauso yung adventure, so we decide na magra-ride kami from Cebu going to Sagada. So every time na mag-ride kami, ang mga tao nagtatanong, saan mang ride nyo? Sagada, Sagada. So hanggang itong jacket na to, binuo namin pero wala pang pangalan. So after nung ride, nagsagada na kami, kaya nag-decide ako na Sagada na natin yung pangalan ng jacket. So naging Sagada jacket. So that's jacket, the Sagada model. Oo, okay, Sagada model jacket. Actually, it's a basic adventure jacket na mababa yung presyo compared doon sa mga branded. Magkano siya ngayon na SRP? Ang SRP natin, Zach, nasa mga 5,900. Oh, okay. Parang gray siya, light gray, black, and yellow. Yung yellow naman, sa universal color naman para sa yung tama. Visibility. Safety, so, safety. So, meron din siyang mga reflector eyes. Ibang materials ang ginamit namin. It's a cordura. Okay. Medyo matigas siya at saka matibay din. May liner na rin siya. Yung packet na to, ginagawa namin, nilagay namin yung raincoat namin. Meron din tayong raincoat dito, kaya lang di ulan ako naubusan na. Dyan na lang naligay. Okay, tama. Para madaling punutin. Yung pads niya, kami lang din ang gumawa. Hindi siya yung katulad ng mga high-tech na mga pads. Pero pupunta din tayo doon. Hinahinay. Okay. So, ito yung pinaka-basic na pads. Yung mga naunang mga brand din, yung ang ginawa nila sa pads nila. So, ito yung parang kami din. And you guys made it? Yes, lahat. That's interesting kasi meron iba, rebranding lang eh. Yes. They order from China and then rebranded. Yes. You guys are really making everything. Yes, sir. And that's good kasi nagbibigay kayo ng trabaho sa Pinoy. Yes, sir. At saka, yung mga nagtatrabaho dito, binibigyan ko sila ng priority din. Na yung mga may edad na hindi na matanggap doon sa mga malaking kumpanya. So, pero kaya sabi pa. Ko, kaya pa. O, kahit mayroon pa nga ako 60 years old na nagtatahi, sabi ko, kaya pa. Sige, kaya pa. Pwede tayo magdahi. Ah, wow. Para kabuhayan. Oo. And I always say, hindi porket Pinoy, tangkilikin na natin. Ang sa akin naman, bukod sa Pinoy, plus na yun eh, produkto pa rin, quality. Mm. And you guys have been around for so long, it made a lot of customers happy. Nakakatawa dyan, pinanindigan nyo pa rin na Pinoy all the yes. way. And then you're giving
jobs to Pinoy. That's good. Ito yung jersey din. Halimbawa, jacket ka for long ride, tapos nasa city ka lang or mainit. So ito yung susuutin mo rin, yung jersey. Parang dry fit siya, semi-cold. So hindi siya mainit. Pwede rin siyang gawin parang inner din. Tapos meron din siyang backpack na integrated dun sa jacket, hydration pack. So yun. Ah, galing. Nandiyan na lahat. Hindi ka mukhang chapsui. Magkakaroon ba kayo ng ibang colors din yan? Or for now, yan muna? Yes, magkaroon kami. Maybe mga middle of this year. Kasi may bago na tayong color scheme for this year. Ito yun yung black, gray, and konting yellow. Meron din ganitong jacket for okay, this year. Okay. Well, looks like you got a good thing going on. And welcome back to Metro Manila. It's always good to have options in the apparel business. Siyempre, Makina Stuff is not complete without giveaways! What are we giving away? Zach, para masiyahan yung mga customer natin at saka yung mga tumatangkilig sa horse racing, magbigay tayo ng adventure jacket. That's a good idea. So it's very easy. You know the drill. You gotta like the video, you gotta share the video, tapos hashtag natin Makina Stuff, and of course, OZ Racing Moto Adventure, that's the second hashtag, and the jacket is going to be OZ Racing Sagada Jacket. Okay, ganun lang kasimple. It's worth 5,000 bucks. Good luck to you. Alright, thank you so much. Zach, maraming salamat. Thank you for the time. Thank you, Pinoy. Bye.